and with your spirit. Today we celebrate the feast of the three archangels, Michael, Gabriel, Raphael. Coming together as God's sons and daughters, let's ask the Lord to pardon us. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have a great sin in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have done. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Most humble hearted before us, your charity embraces not only many brothers and sisters, but also the very unbounds of the peace. We hear you in the hope of this splendid sample of charity. This is the prayers of your many brothers and sisters, that they may take in your virtues, we may live repentant and saving which God has placed us in, and carrying out his standing hearts of us, in the father of the steps of our best believer, in his most afflicted mother, that at last we may reach the kingdom of heaven, through the merits of our Lord Jesus Christ. Amen. By your immense love for man's spiritual needs and cares, in your desire to discover God's goodness in all things. By the same heart, that I may see God in all things. By your shining example of vision detachment from worldly material pleasures that make you nearer to what is supernatural and divine. For the same heart, that I may continually grow spiritually in God's goodness. By your practice of strict poverty, so means to attain your holiness and intimate friendship with God. We glory the same heart in and ask for the heart and spirit. O Lord, you have given to the world a glorious apostle of your divinity, Saint Martin before us. Guide him by his example and strengthen us through this intercession. In our efforts to conform our hearts to the humble heart of your crucified Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. We now ask for the favor of this to obtain to the intercession of Saint Martin. Saint Martin the Porous, who always had sympathy for the poor and those who were suffering, we need your help and ask for you to create confidence in your goodness and powers. The favor is to receive from God. God is us now to ask for your intercession. We ask you most humbly to befriend us and assist us from your place in heaven. When you are here on earth, you spend your life loving God in your neighbor. Now that we live in the presence of God, intercede for us and pray that you are in our position to give us life and soul and body. O God, who disposed in marvelous order of ministries, both angelic and human, graciously grant that our life and heart may be defended by those who watch over us. As they minister perpetually in heaven, through our Lord Jesus Christ, who Son lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Daniel. As Daniel watched, thrones were set up, and the ancient one took his throne. His clothing was snow-white, and the hair on his head
white as wool. His throne was flames of fire, with wheels of burning fire. A surging stream of fire flowed out from where he sat. Thousands upon thousands were ministering to him, and myriads upon myriads attended him. The court was convened, and the books were opened. As the visions during the night continued, I saw one like a son of man coming on the clouds of heaven. When he reached the Ancient One and was presented before him, he received dominion, glory, and kingship. Nations and peoples of every language served him. His dominion is an everlasting dominion that shall not be taken away. His kingship shall not be destroyed. The word of the Lord. Thanks be to God. I will give thanks to you, O Lord.
καθόλου τα σπατά πόδι του Λουτζουάν. Glory to you, O Lord. When Jesus saw Nathanael coming toward him, he remarked, "This man is a real Israelite. There is no God in him." "How do you know me?" Nathanael asked. "Before being called to Jesus," answered, "I saw you under the fig tree." "Rabbi," said Nathanael, "you are the Son of God, you are the King of Israel." Jesus responded, "Do you believe just because I told you I saw you under the fig tree? You will see much greater signs than that. He went on to tell them, "I solemnly assure you, you shall see the sky open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Ngayon po ay kamisahan na tatlong archangels. San Miguel, sa kutusin po ay ang original thermodynamic ay Michael, Gabriel, at saka Raphael. Bahagi ko na kung saan ay totoo ay mga Hebrew word. Yung huli ay El. Ibig sabihin ay God. Kaya po yung Michael ay the bahagi po ng pinakalitral ng translation ay yung pinaka-investigation ng Michael ay tawagin po natin ay yung ay yung Gabriel na Gabriel ay messenger of God. Yung kung Raphael ay the medicine of God. Yung Michael ay whose is in God. Kasi ito yung pagkakabahagi ko na kung saan ko ay yung pag-alaban ni Michael at saka ni Lucifer, no? Na si Lucifer ay nagnanais na maging katulad ng Diyos. Who is like God? So, kaya sabi ni Michael, there is no other bad God yung sir. Kasi kung isa na po yung pagkakasala ng tao, maging katulad ng Diyos. Yan po ay bahagi na ng karanasan mula pa po sa lumang liman. Kaya panunso ng demonyo, kaya pagkita na ito, kainin mo yung bunga ng punong bawi na salita ng ating at ikaw ay maging katulad ng Diyos.
So sinasabi ni Michael, isa lang ang Diyos. Kaya makita po natin na si Michael ang siyang talapaglanggo na Diyos labang kay Satan, kaya makalipin na ng kanyang image ay image sa kung saan ay isang warrior na inaapakan ang demonyo. So, yun si Miguel. Si Kampre, alam ko naman natin, yan ang message ng God. Yan yung tagapagbalita. At maliwanag ko na nakita natin kalimitan kay Maria na siya yung magiging tagapagdala ng tagapagligtas na walang iba kundi si Jesu Kristo. Kaya kaya naman, yung mention na kanya ay doon po sa aklat ng Tori na pinagaling yung kanyang tatay gawa sa karamdaman sa mata. Kaya ang tawag ay medicine of God. Ang maliwanag din mo na kung saan yung pinahayag sa akin sa Ebanghelyo na isa sa mga tanda na ipinamanin ni Jesus ay makita ang mga anghel na buwang manahog mula sa langit patungo sa anak ng tao. Na yun ay isa sa mga presensya na dapat na ikasiya din ang pagnaya ng ibigay ng Jesus. Hindi lamang sapagat nakita niya si Nathaniel ay nasa ilalim ng puno ng tikos. Pero yung bahagi po na kung saan ay makita, well, maaaring physically na nakita ng kuwapan ng manalo ng mga anghel. Ngunit yung dami-dami na kung saan ay makita natin na tayo ay nandunan yung presensya ng mga anghel. Kasi yung mga presensya ng mga anghel ay maliwanag po ay nandunan yung presensya ng Diyos. Dali po tama-tama kayo ay webes sa karangalan ni Paul ni San Martin de Porres na iniulong natin ang mga may sakit. Hindi na po tayo nakapag-tanong ngayon sapagkat may mga ilang mga nagtatanong sa atin na wala ay wala namang makatulog para punuan ng oras ng kanilang pagtatanong. May iwanan walang nagbabagkay sa Parang Sakramento sa altar. Kaya ninanis muna natin na huwag magkaroon ng pagtatanong ng araw na ito. At sana rin po na patuloy natin panalangin sa susunod ng mga Webes ay mapunuan natin yung mga oras ng pagdarasal namin sa mga misang. Lalong-lalo na po kung simula ng alas 9 hanggang alas 2. Yan po yung mga kritikal na oras na nahirapan tayo walang pagtahong. So, bahagi din po na kung saan ay sana po ay may pag-usap din natin. Pero ito, patuloy din po ng ating pangalan para sa mga may sakit. Ipinagdarasal din natin ay isang sa tulong ni San Rafael na tayo ay tunay na masama
Pagbigyan natin ng gamot ang mga kaisakit natin na may karamdaman sa pagkatawan, sa pag-iisip at sa kanilang mga kaluluwa, ay itinutulog natin na sila ay bigyan ng kakalimang. Kasi yung bunaway o maging bahagi ng ating panalangin. Sana po huwag natin kalimutan na ito rin yung sinasama tayo na isa sa mga archangels. Pag sinabi natin archangels, ito yung mga pinuno. These are vitals, liotenos. Ito yung mga bahagi ko na kung saan ay hindi lang po sila. And then, ark. Yung sabihin ark. Yung sabihin yung pinuno ng mga anghel na paglaban kay Satanas, na pagpapahayag ng mabuting balita at ng pagkalabot. Kaya hindi na mo tayo sinasama ni Sir Martin Dumores at ng ilang pang mga banal. Pinasamahan din mo tayo ng mga anghel sa pumumuno ni San Rafael. Kaya ang sabi mo man, kuminsan, nakita rin po natin sa tatlo nito, nung alam natin na medyo masikat sa San Gabriel, masikat yung kanyang bahagi, mas marami mo tayo nakikita ng inig si San Gabriel. Si San, Miguel, mas marami mo si San Gabriel. Pangalawa si San Gabriel, kasi gawa ng relasyon niya kay Mary. So, pero si San Rafael, ay medyo hindi ko, hindi ko ganun ka kadami yung kanyang image na nakita po natin in-compare po sa dalawa. Siguro dito baka isa rin yung siguro imahe na pwede natin matutukan kung sakali din ang magkaroon din tayo ng image ni San Rafael, ang kabuk ng Diyos. So, kasama ko si San Martin de Porres na ipinapangalanan ko natin ang pagkalingan ng mga may sakit at ang mga nag-aalala sa mga may sakit. Sana po, ito yung isang bahagi mo ng ating apostoly na makuha ko natin na tayo ay maging mga prayers. Prayers, ibig sabihin yung mga nagdarasal. Nagdarasal sa mga misa. Kung hindi man o makita natin na yung mismo ama magpunta rito para humingi ng tulong para sa kanilang karamdaman, ay sana po ay tayo ay maging mga prayers for the sick. So, maging katulad din tayo ng image ni San Rafael, maging mga tabo ng Diyos, medicine of God, healer, maging bahagi ko na kung saan ay tayo ay maging sangka ng pagkapagaling, maging mga tabo para sa iba natin mga kapatid na mayroong karamdaman. At sana po ito yung mag-develop natin
madependent natin at ipagdasal natin. Kaya tayo nagtatago ay yun din nakita natin simulang napaka-mahalaga sa pagpapakita ng ating panalangin para sa mga sakit. Naalala ko ulit si Santa Teresa ng Calcutta na kaharang ng isla. Kasi yung sabi niya, alam po natin ang trabaho kalimitan ng mga mantra na tinatawag ni Santa Teresa ng Calcutta. Yung charity of the poor, yung sisters, ay kalimitan sila ay mga nag-aalaga sa mga isapin. Sila yung mga nag-aalaga sa mga elderly. Sila yung mga nag-aalaga sa mga malapit na mamatay. Sinagsimula sila sa India. Ay anong sabi sa kanya na ni Santa Teresa ng Calcutta, if they will work 6 hours for the sick agent and the downtrodden, anong sabi sa kanya dapat 6 hours na silang magdarasal. Sapagkat talagang kumulusin ay yung lakas na kinakailangan para makapaglingkod sa mga may sakit at sa mga matatanda ay nagsisimula sa lalim ng buhay panalangin. At ito kung sana yung ating bibigyan dito sa 7-7. Ito yung sana natin bibigyan na sana po ay maanyaya natin. Kasi we will not be effective na maging bahagi po na maling katulad po ni San Martin de Porres. Na tulay tayo makapangalaga sa mga isang. Kung hindi muna tayo nagdarasal, everything starts with a prayer. Nagulisin yun pa yung sabi na kung kaano kadami yung oras na nagpaglilingkod, dapat ganun din kadami ang oras ng iyong pagdarasal. Tutusin na po ay yung ating ginagawa is only a fraction of the time na inilulog natin sa ating paglilingkod sa daigdig na ito. Kasi mas gusto natin po minsan ang action kagad. Pero hindi. We start with our relationship with God. At yan po ay sa pamagitan ng panalangin. Asan po katulad ng kabistahan ngayon ng Arkanghel? San Miguel na nagtatanggol ng ating pananampalataya, si San Gabriel na nagpapahayag ng balita, mabubuting balita, at ni San Rafael sa pagdudulot ng kamot sa mga may karamdaman ay ang kamot ng Diyos ay itilog natin po ito sa pamagitan ng pag-awit ng litaniya kasama si San Martin de Porres. Lord, have mercy on us.
Praise you, God, the only begotten Son, you are in. You humbled yourself to share in our union humanity, and you heal our infirmities. Praise you, God, the Holy Spirit, the Consoler. You are faithful, power to give us strength in our bodily weakness. God, the ones who is the suffering and comfort of weakness of your servants, from the church and with his holy oil, we ask this through Christ our Lord.